si paring Kuku. Refresh nyo lang, refresh nyo. Pero eto mga kaibigan, sa bottom lane, Samich. Inahabol siya ngayon, paring tol. Nagkakataguan dito, paring manji. Ayan na, balik na. We're back. We're back, we're back. Ayan, refresh nyo lang, refresh. Oh yeah, refresh nyo lang. Ayan, nawala. Pero eto, dahil nawala at dahil nagkaroon tayo ng commercial break, nakapitas ang Mineski ng isang Rubik mga tol. At nagro-rotate na sila ngayon sa bottom lane. Ito na yung sama-sama person na pinapakita nila. They need, really need this one. Nakita nila dito sa Samich. Meron ng silence dito. Inahabon nila. Wala masyadong mana on the Night Stalker. Pero gabi. Uy. Uy, ganda ng Baharo Strike. Uy. Uy. Pinakadulo. Malupit, malupit. Malupit. Pero naamoy ni Boogie. Oh, no. Anyway, again. Kaya ayaw na nila. Wag na. Hayaan na nila sa Samich dyan. Oo, di na nila. Nakupuli na. Si Uncle. Nahuli si Uncle na burst down. Kita-kita mo yun. Minsan talaga yun. Impale telekinesis, man. Casual na nagalangin ka, na-impale ka, na-tigay ka, na-ultihan ka sa mukha. Kahit pa makulat ka eh, kahit strength type ka eh, bursted down. Bursted na bursted siya dito at ganyan kalakas ang isang gyrocopter. Pangatlong beses na niya sa buong araw na to, yung naglalakad siya ng uphill, tapos hindi niya nakita yung heroes na nasa taas. Oo. Oh. Medyo maling decision. Maling decision, indeed. At ito na naman, si Munda ko po. Ako po, tambay. Ang ganda nung tambay ni Teams tsaka ni Kuku. Alam nila. They know. Predicting the blink. Grabe naman yun, man. At yun na, mga chong. Ito na, ito umpisa. Na ata ang umpisa. Parang nakita na natin, paring Wolf, ah. After 12 minutes, umarangkada na si paring Armel dito on his gyrocopter. Halos lahat ng clash nandun siya, pare. Giving space para kay Riven para makapag-farm. This is really bad para sa medyo hindi magandami kasi wala kasi silang catch up dito. Wala silang parang comeback mechanic. Parang hindi ko gusto yung Night Stalker pick eh. Sa last pick nila. Ikaw ba, Wolf? Yeah, me too. I don't like the idea kasi super single target focus nila dito. Yes, meron silang Queen of Pain pero majority of their control ay single target damage. Pero eto mga kaibigan, QOP pumasok with the Shadow Strike. Natalikanesis siya dito. Ang ganda ng impale! Pinasa pare, pero si Ice nasa harap mga kaibigan. May hatog na lumalabas dito. Pero wala, chill lang. Ang ganda ng pasa dun sa impale, nakita mo yun? Maganda, maganda, maganda. Raven. Free tama farm sa taas. Tamang trabaho lang. Makapag-push dun sa top. Pamita ka niya Necrobooks and Helm of Dominator. Hindi ko alam kung nag-experiment ba ng lineup yung Mineski dito, paring Wolf, or may namaliit ba nila yung TNC? Hindi saka. Feeling ko na either experiment sila or they think na maganda yung kanilang early game lagi. Early game talaga. But unfortunately, hindi pwede nangyayari yun lagi. Oo, pero tingnan natin dito. T1 Tower ay mababasag at ayaw nang mag-force ng teamfight ng Mineski dito. Wala silang Earth Split. Ay, tumama yung Baro Strike, Telekinesis, Impale. Napakadami na. Echo Stomp. Ganda ng Echo Stomp. Ganda ng Echo Stomp. Buhay ang QOP natin. Kuya Brian Perlio at kay Krian Ignacio, sabi ni TNC underscore pro, nasa Comshop Talk sila. Shoutout sa inyo. At TNC, mga kaibigan, 17 minutes, 3K Gold League. Maganda ang bigay sa kanilang early game, especially on this gyrocopter na si Armel. Parang siya, lahat ng clash nandun siya at hindi siya napapatay kagad. Matik yan dahil meron siyang drums of endurance. Malapit na rin siya magmanta dito. Dominating performance sa umpisa talaga to, man. Laban nila sa PGL, Bucharest. Mineski, parang nag-experiment din ang lineup eh. Hindi naman sa galo. Parang sabihin na natin, ang pinakamayaman sa buong game for the longest time is Lifestealer, si Mushi yun. Oo. Tapos TNC nun, kontrolado pa rin nila yung net worth. Oo. Kahit ganun yung fact. Kasi mayaman yung lahat ng cores nila. It's just that sobrang yaman ni Mushi. Parang ang laro na to. Nangyayari dun ngayon at actually natalo yung Mineski sa laban na yun. Alam mo, kapag nanalo yung TNC sa laban na to, may isa na akong napansin eh. Kung sino man ang may gyrocopter. Nananalo. Sure win. I guess so. Sure win, man. Eh, I don't know, but I remember there is that long range initiation pero may count, mayroong stun at hindi na mabubuhay. Hindi si na talaga nabuhay si Mushi. Ganda sana nabigay ng early game ni Mushi dito, but still, pare ko, alam natin na napag-usapan natin kanina in the early game na yung lineup dito ng TNC, pang team fights talaga. At yung lineup ng Mineski, pang pick-offs. And the pack na isa pang tool na gagamitin nyo pang pick-offs ay yung gabi mechanic ng Night Stalker.
gagamitin pa ng TNC yun against you because of the howl. Mm-hmm. Oo. Ay, nako, this is really bad. Parang ganito din yung nangyari kanina eh. Kanina, Mineski ang nangunguna ng game 2. Pero ngayon, TNC, getting the first Aegis of the game. At paano mo mapapatay si Raven ngayon, pareng Wolf? Paano mo nga ba mapapatay? Meron kang Aegis? Oh, tinry nila. Sumubok sila kumuha dito. Tingnan natin ang laban, mga kaibigan. Finger has been papaswell. Ang unang mamatay dito ay si Raven alike. At sino nakakuha ng Aegis? Gyrocopter, pero the hotdog is real. Kuku, double kill pa ang kanya nakuha. That's a Lycan for a support and an offlane, paring Wolf. Tinatry nila dito. Moon is sitting at 5 deaths. Again, 5 po ang deaths dito ni Moon. Just like the first game. I mean, yung game nila nung sa PGL Bucharest. Sobrang struggle si Moon with the Death Prophet. This time, kahit pa Queen of Pain, medyo low impact siya dito. Nagbi-blink in siya, tapos naabangan siya ng stun ng TNC. Sobrang masang-masay galaw nila. Mushi activating the rage. Sinabot niya dito pero si Goku. Pero wala siyang kasama dito, pare ko. Ya. Medyo mamukha asim sarap to. Eto na. Baro strike, inintay lang. Telekinesis. Oh, ang daming patalon. Ang daming patalon, pare. This is more than from bad to worse. Ang daming nakita. Para sa Mineski. Sipin mo, ang kinabon nila, support din nila patay. Ito, nahuli pa rin si... Ito pa, patalon mo ulit. O yun, patalon ulit. Mali pa rin mo ulit. Mali pa rin. Ayaw na. Wala, cooldowns. Kanina, kakabuhay lang noon. Kakabuhay lang noon, men. Ay, nakyo po. TNC, mga kaibigan, the PH Pride. Mukhang eliminate na nila ang Mineski dito. Early game pa lang, 21 minutes. Walang nagawa ang pick-up lineup. Sobrang advanced sila dito. Even, ganun sila. Ganun sila kalakalayo maglaro. Pushing the mid lane sa... Pushing the tower sa mid. With this Necrobook. Sobrang bilis. At mukhang itatransition nila dun sa top. Mabilis lang yan. May Necrobook eh. Tapos may Aegis pa. So... Paano kaya? Ayun pa, naabangan pa ng Carapace. Grabe, may Earth Split. Tingnan natin. Pero walang mahuhuli, mga kaibigan. And the problem is sa lineup ng Mineski, wala ding magandang initiation from them. Kasi yung Echo Stomp, madaling maiwasan. Hindi siya kagaya ng Sand King na mabilis na initiation. Exactly. Rubit is also good initiation para sa TNC. No cast point. So, on paper, mga kaibigan, mukhang TNC. Kasi nung nag-drop, ayaw din namin ni Wolf nung Mineski lineup eh. So, TNC, talagang pinapatunayan na sila, pinapatunayan talaga nila na top dogs. Top dog sila, mga chong. We'll try to use to kill off, pero wala silang detection. Meron, pero medyo late. Mira, akit barrage dito, mga kaibigan. May cooldown pa nalabas para kay Ice. Baro, strike, tumama na din. And the homing missile, blink in for Mr. Moon, pero wala siya nagawa si damage dito. Alam nyo, feeling ko, wag na maglokohan ng Mineski. Merong buyback dito si Bushi na buyback dito si Nightstalker. Ice wants to debunk the revive, pero again, wala silang AoE control aside from the wala, Earth Spike. Wala, walang damage nga yung Scream eh. So si Raven dito activating the ultimate Wolfilicious shape tapos nag-necrobooks. Ngert. Kuku, diebunk mula kay Ice. Grabe, tilted yata si Ice dito. Tilted ang laruan ng Mineski, mga chong. Triple kill. TNC. Sabi ni Kuku, mid. Ako yung mid eh. Ako ang tunay na mid. Rubik mid. TNC, mga... Baka TNC yan. Nangyari sa inyo, mga chong. Rise of the Phoenix. Sa tinagal-tagal ng panahon na laging tinatalo ng TNC after TI7. Ay, laging tinatalo ng Mineski ang TNC after TI7. Ngayon ko lang nakita na dinurog nila ang Mineski ng qualifiers. Yep. Binansagan nga Mineski na qualifier lords kasi lahat ng qualifiers ini-eliminate nila mga Pinoy. Pero sabi ng TNC, nabasa na namin kayo. Nag-research na kami, nag-google na kami. Wasak ang buji nila, mga tol. Ano ba yun? Ano ba, Jane? If yung mga nanonood sa atin dito, kung napanood niyo yung pre-game show natin, we did mention na talagang TNC na is winning over Mineski in many times, many series na recently. And ito na talaga, nagpapakita na TNC na sila na ang top dog sa Southeast Asia. Sila na, wala na. Kami na. Nung bandang December, hanggang December, January, Mineski pa ang top dogs eh. Pero nahuli na naman si ISIS dito na ako po. Wala na, no choice. Medyo tapal sa na, Bushi. Using the rage, tartry niya kumapas. Pero sobrang kited siya dito. Pinaglalaroan siya pa rin. Imagine, merong shrine na ginamit dito. Pero flank cannon activated by Armel. Last time pa buhay pa rin si Armel. Pinaglaroan nga siya, pare ko eh.
Ginawang ano, ginawang Tubbs. Inert Nerd and TNC, tinatapos na lang nila ang laban, mga kaibigan. GG, well played. 24 minutes. Eliminated na po ang Mineski, the Star Ladder. And it's TNC versus Fnatic once again sa finals ng Star Ladder Southeast Asia Qualifier. Alam mo, paring tol, pang 8 seed ang Mineski for the TI. Yep. Pero pwede